Hello mga ka-DDS. Kasama ko po ngayon si Senator Bongbong Marcos. At magandang gabi po, sir. Good evening. Magandang gabi at magandang gabi sa'yo at magandang gabi sa lahat ng nanonood sa atin. Salamat po sa pagpapaunlak po ng interview na ito. Ako magpapasalamat sa inyo na meron kayong panahon na para mapunta rito at mag-usap tayo. Ayan. So, Sir Bongbong, remind ko lang po kayo na nung panahon po ng eleksyon, ang ikinampanya ko po at sinuportahan ko po ay si Senator Alan Peter Cayetano. Oo, kasi alam ko, so Duterte supporter ka at yan ang ticket. Kaya maliwanag naman na ganyan naman ang iyong pinaglaban. Pero ang pinag-uusapan dito ay hindi na yung mga partipartido, sino yung mga running mate at ganun. Ito na yung proseso mismo ng halala ng aming inaalala. Opo. Karapatan din ng ating mga kababayan na malaman po yung katotohanan. Kaya diretsahan na po tayo, wag na po tayong paligoy-ligoy. Sa tingin niyo po ba nagkaroon po ng dayaan nung nakarang eleksyon, lalo na po dun sa pagka-vice presidente? Sa palagay ko, maliwanag na maliwanag, hindi lamang sa amin, hindi lamang sa mga nasa politiko, kung hindi ang taong bayan mismo. At yung ilang milyong botante na nakita nila doon sa presinto nila na kung ano-ano mga resultang lumalabas na maliwanag na hindi tama. At siguro na ipaliwanag na mabuti, na halatang halata naman, noong Mayo 9, noong 8:30 ng gabi, kung paano baglang nagkalipatan, pati sa president, nagbago, pareho, sabay-sabay. At marami nang nagpakita ng drawing kung anong paano yung pangyayari sa oras. Palagay ko maliwanag. Kaya yun ang aming inahabol dito sa protesta. Dahil yung sinasabi ko, hindi naman ito para sa akin lamang. Kung hindi, sa lahat ng mga bumoto na nawalan ng boto. Dahil hindi lamang naman ako ang nagre-reklamo. Ang daming nagre-reklamo. Dati, national lang. Ngayon, hanggang senador, hanggang governor, hanggang mga mayor, marami nagre-reklamo. Kaya kailangan talagang tignan na mabuti na dapat patibayin natin yung sistema ng halalan. Paano po niyo nasabi na nagkaroon ng dayaan? Dahil meron mga lugar na hindi talaga nagkaroon ng halalan. Meron lugar pinalitan yung mga BEI, meron hindi pinapasok ng tao, meron yung mga gustong bumoto hindi pinaboto pero lumabas na nag-zero-zero pa yung ibang lugar. Meron kami mga video na nakikita na yung tinatawag ng batch feeding, merong isang tao lamang na saksak lang ng saksak ng balota. Mga ganong bagay, iunang-una yun. Pangalawa, kitang-kita natin na nagsimula yan bago nung eleksyon. Mga 2-3 weeks, makita mo yung mga survey numbers, nagbago na. Binago-bago na nila para bigyan ng dahilan itong gagawin nilang pagbago ng resulta. Ang nangyari nga, kitang-kita nga, tinitignan nga natin, marami na tayong narinig, na merong ibang mga counting machine na nagbibigay ng ibang resulta dito sa mga server natin, sa COMELEC, sa PPCRB, lahat yan. Nakita natin na parang hindi doon talaga nanggagaling sa mga presinto. At tinignan natin, pinag-aralan natin, tinignan namin yung mga ebidensya at maliwanag nga na merong iba pang server. Nung isang hearing sa COMELEC, nung nakaraang buwan, ay inamin ng Smartmatic na hindi lang pala na may isa pang server na ginagamit na hindi pinaalam sa kahit kanino, kung hindi tatlo pa na may karagdagang survey na walang nakaalam at nandun nakatago lang. Ngayon, ito nga ang sinasabi namin, lahat ito, yung mga counting machines, lahat kasi yung mga card niyan, kailangan basahin natin at tignan natin kung paano ginamit yung mga machine na yun. Tama ba o hindi tama ang paggamit doon? Sabi namin sa Presidential Electoral Tribunal at yung mga Supreme Court na Justice, ay sabi namin sa kanila, kung pwede, tiyakin natin na hindi mabura nga dahil nandyan yung ebidensya namin. Nagbigay naman ng order ang Supreme Court na i-preserve lahat ito, ang order na sa COMELEC. Ngayon, bigla na lang, sinabi ng COMELEC, itong labis sa 1,000 na counting machine
ay ibabalik na sa Smartmatic. At pagbalik kay sa Smartmatic, buburahin na lahat nung nasa laman noon. Eh kaya na inobject namin, sabi namin hindi niyo pwedeng gawin 'yan dahil may preserve order. Kaya nagtataka kami kung bakit naman yung COMELEC eh kahit na may preserve order, eh sige lang ang kanilang pagbura ng data doon sa machine. Kaya tinaalala namin, bakit kaya naman? Ba't sila nagmamadali? Bakit eh harap-harapan eh sa Korte Suprema hindi na lang nila sinundan yung order. Pangalawa, bakit nila gagawin 'yon? Ibig sabihin ba, may tinatago ba sila o talagang ano ba? Eh hindi na natin malalaman dahil sa ginawa nila. Kaya nagtataka kami na kung bakit pinabayaan na yung COMELEC ay yan ang gagawin. Na tinignan daw nila yung mga... Eh ang problema kasi, yan na nga yung mga machine na yun. Ang aming sinabi, yung tinago, tinabi nilang machine na sinabing hindi ginamit, yun na nga ang ginamit. Mm-hmm. Eh ngayon, buburahin ngayon nila lahat ng data, ibabalik na sa Smartmatic. So sir, yung mga hindi ginamit na machines, eh buburahin na po nila yon. Bibigay nila, ibabalik na ngayon sa Smartmatic. At tiyak na ang Smartmatic, sasabihin na buburahin na nila yon dahil gagamitin nila yung mga machine ulit. Kaya yun na nga, parang sa computer mo, pag dinelete mo, delete na yan. So, mahirap nang hanapin. Kaya pati na yung mga card, baka susubukan din namin makuha, pero baka hindi na natin makuha. Kasi kuminsan, pwede pang i-recover yung data doon sa memory nun. Kaya talagang malaking paglalabag nila sa order ng Supreme Court. Kaya dapat siguro at tanong natin sa kanila na mabuti kung bakit nila ginawa ito. Senator, bakit kaya hindi ito maingay sa mainstream media? Doon ako kaya ako nagtataka dahil bakit naman kapag basta hindi pantay ang trato ng media tungkol sa mga bagay-bagay tungkol dito sa protesta at hindi rin ni-report ang mga pangyayaring ito. Dapat talaga napaka-importante nito, napaka kailangan malaman ng tao na ganito ang mga nangyayari para alam nila na kung ano yung kailangan bantayan, na hindi na maulit kung ano man ang kalokohan na nangyayari dyan sa prosesong yan. Kaya sana magtanong tayo, sana bigyan tayo ng pagkakataon, magpaliwanag ang COMELEC kung bakit nila ginawa yun. At alam naman nila na yun ang isunod, yun mismo ang mga machine na suspecha namin ay ginamit, babalik nila sa Smartmatic, tiyak ibuburahin na lahat ng impormasyon na yan. Senator, halimbawang napatunayan nga po na kayo ay dinaya at darating ang panahon na kayo ay mahalal na po bilang Vice President, ano po sa tingin niyo yung magagawa niyo sa bayan natin na hindi pa nagagawa ni VP Lenny? Palagay ko, marami pa tayong pwedeng gawin at napakarami ng problema ng bansa at kailangan talaga natin pagtulungan lahat yan. Sa aking palagay, di dapat ang ipagpatuloy natin ang suporta natin dito sa anti-corruption at saka sa anti-drugs na sinimulaan ng ating Pangulo. At ipagpatuloy natin ang yung kanilang ipinaplano na nakausap ko yung ibang mga opisyal tungkol sa susunod na budget ng 2017. Na pinalaki sa budget ay yung sa infrastruktura at yung edukasyon at saka agrikultura. Yan ang mga dapat bigyan ng diin. Sa aking palagay, kahit saan naman ako nasa pamahalaan, ako naman ay kami naman ay nandito upang magsilbi sa publiko. At kahit sa isang lugar, kahit anong klaseng posisyon, siguro kahit pa paano makakatulong. If your father was still alive, ano po yung mensahe niyo sa kanya? Kaya magpapatulong ako sa kanya, siyempre. Kung nandiyan pa yung father ko, tatanong ko sa kanya, anong siguro payo mo? Ano yung dapat gawin? Ano pa rin natin gawin para talagang mailabas natin ang katotohanan? Dahil yan naman talaga lagi ang pag-alala ko sa aking ama, na siya'y laging gabay, siya'y lagi nagpapayo sa amin, at malaking na itutulong ng kanyang mga... na sinasabi sa amin. Kaya sana nandyan pa, wala na, pero kung nandyan sana siya, yan ang itatanong ko sa kanya. Ayan po mga ka-DDS, narinig po natin ang panig ni Senator Bongbong Marcos. At nanawagan naman po ako ngayon kay VP Lenny
na sana po ay mapaunlakan nyo din po kami, ako po, na ma-interview kayo, makuha po ang inyong panig. Nagpasabi na rin po ako sa inyong spokesperson noon na sana'y kayo ma-interview ko. Hindi ko po alam kung nakarating po sa inyo to, Ma'am VP Lenny. Kaya sana po mapaunlakan nyo po ako at ang mga Duterte supporters at mga kababayan din po natin na marinig ang inyong panig patungkol po dito sa allegedly na dayaan noong panahon ng election po. Maghihintay po kami sa inyong kasagutan. Salamat po, Senator. Maraming salamat. Thank you very much.